go, let's go. Last and left. Sige, kaya kaya mo. 1, 2, 3. Sige, pag natapos mo yan, i-surprise ka sa akin. 6, 7, 8. Let's go, let's go. 9. And... pag sinabi ko, hindi na surprise. Oo nga. Isa akong bahala sa ito, okay? Huwag may pagsabi sa iba pa. Dito ka na palagi mag-gym sa amin, ha? Huwag ka mag-alala, akong bahala sa'yo. Kapag akong ginawa mong trainer, I will take care of you. I'm good for the heart. Yan. Paano? See you sa susunod na session, ha? Bye-bye! Thank you! Oh, wow! May ganun talaga? Ha? Bakit? Paano? Di pa ba niya i-avail yung dinner date niya sa'yo? Di pa daw eh. Next week na daw. Okay. Alam mo, Coach Jim, ha? Sa ibang gym, kapag nakita ng may-ari na nagpi-flirt yung personal trainer at yung client, nako, matik yun, isante. Eh buti na lang, ako yung may-ari ng gym na to. So hindi ako pwede masisante, di ba? Hindi ka matatakot na gano'n? Baka palikan ka mamaya ng karma niyan, ha? Coach, kailan ba ako nanloko, ha? Ano bang ginagawa ko, di ba? Tinuturuan ko yung mga kliyente natin na improve yung sarili nila. Na maging confident sila, i-appreciate nila yung sarili nila. O ang kapalit nun, eh, hindi na wala na tao ang gym. Win-win situation para sa ating lahat, di ba? Ito, real talk lang tayo, Coach Jim. Ngibit mo yung mga kliyente mo. Oh, di ba parang pinapaasa mo na lang sila? Coach ako, marami ako dinedate, oo. Pero never akong mangako ng kahit na anong commitment. Kaya kung masaman sila, hindi kasalanan nila yun, di ba? Hindi ka natem, kahit minsan. Hindi. Sarap kaya maging single, ba? O walang bawal, walang bantay. Pwede mong gawin kahit na ano. Okay. Basta ako ha, pag ikaw talaga nakahanap ka ng katapat mo, Tingnan mo, ako mismo una tatawa sa'yo, ha? Sip-sip ka na naman. Sino na naman yan? Bagong victim. Victim agad? Sira. Dali lang. Tagating ko lang to, ha? Yan ka na naman eh. Ba yun? Di ka kasi. Ano ba yun? Di ako tumitingin sa dinadaanan ko. Nabangga tuloy kita. Sorry, miss ha. Nasaktan ka ba? Wala bang salamin dun sa pinagtulugan mo? Ito. Hindi. Sinadya ko talaga to kasi para hindi ako maligaw. Tsaka para makasalubong ito. Ako nga pala si Jim. Ako yung may-ari ng gym na to. And you are? Late sa pupuntahan ko. So, your loss, not mine. Baba. Mga naman. Kompetensya na pala yung gym ko. Good luck na lang sa inyo. The design is very... nadatna na tayo ng karma. Ha? Saan sabi mo? Coach, wala nang nakababae dito sa gym natin. Di kaya na-cancel tayo dahil dyan sa tactics mo na yan, ha? Teka, wala naman akong reklamo na natanggap. Sige nga, paano ba ito ma-explain? Anyari dito. Ano? No, wala pa ba? Coach, sa tingin mo ba magkukwento yung receptionist ng kabilang gym
kapalit lang ng yan, ng kape na yan. Coach Dwight, alam mo, kape at charm lang ang kalaban niya. Ang panlaban dyan. Mukhang kumapalyan na nga yan. Charm na yan eh. Pinipilit pa talaga. Sinasabi ka? Ah, wala ang sabi ko, Coach. Sana nga, alam mo, malaman natin yung dahilan kung bakit lumilipat yung mga kliyente natin dyan sa kabilang gym na yan. Tama, diba? Tama. Ay, Coach, wait lang ha. Sagutin ko lang to. Sinasabi ko eh, panira ng diskarte ang pagkakaroon ng jowa eh. Eh, Coach, receptionist. Ay, coffee. Thank you, ah. Ay, teka lang. Di ba po kayo yung owner ng James Gym? Bakit may po? Para saan yun? Tanggalin mo na yun. Sino po hinahanap nyo? Yan na naman sa po eh. Si Melissa po yung hinahanap nyo po, sir, no? Oh. Kasi narinig ko kayo ng kaibigan nyo po kanina po. Nagtataka kayo kung bakit lumilipat na sa amin ang mga kliyente nyo dati. Di ba po? Wala akong balak na ganun, ah. Si Melissa kasi hinahanap mo, di ba? Wala na. Pumasok na sa gym. Unless gusto mong pumasok sa enemy territory. Ay, thank you, ah. Anong nangyayari, Coach Jeff? Wala. Dahil dun sa babaeng yun. Ba't kaya ako pinupo nun? Baka namang mag-cage lang kami. Coach Jeff! Coach! Oh. Coach! Coach! Oh. Alam ko na. Ano alam mo na? Nakausap ko yung guard sa tapat. Oh. At alam ko na kung bakit lumilipat yung mga kliyente natin doon sa kabila. Bakit daw? Sabi nung guard na kausap ko eh, ganito daw oras dumadating yung instructor ng dance classes nila. Jenna raw yung pangalan. Jen. Ooh, maganda. Tangkad. Mahaba ang buhok. Wow, parang beauty queen kung maglakad. Coach Jim, oh. Ayan na yata siya. Siya pala ang secret weapon ng kalaban natin, Jim. Bakit, Coach Jim? Hmm? Kilala mo ba siya? Ha? Not exactly. Pero makakasama na rin natin siya dito kapag na-execute ko na mabuti yung plano ko. Oh! Jenna, right? Alam mo kasi, Jenna, naghahanap kami ng isang magaling na dance instructor. Gusto ko sana maging parte ka ng team gym. Name your price. Nako, narinig ko na yan sa ex-boss ko. Sorry ah, pero ibahin mo ako dahil hindi ako ganun. Alam mo, may nag-post kasi ng video mo eh, na nagtuturo ka. At bihira yung kagaya mo na sobrang galing, Jenna. So, ilan kaming dance instructor ang kinukumbinsi mo para dyan sa gym mo? Ano, Jenna? Ikaw lang. Narinig ko na din yan. Saan? Sa ex-boss mo rin? Hindi. Sa ex-boyfriend ko. Pero sorry ha, happy na kasi ako sa pinagtatrabahuan ko. Tsaka, ang dami ko pang gagawin, kaya bye-bye na. Ex-boyfriend? So, ibig sabihin, single pa siya. Anak ng... Ano? Ngayon lang ako nag-offer ng ganyang signing bonus, ha? Ano, tatanggihan mo pa? Naturingan ka pa namang gym instructor? Tapos ito yung gagawin mong suhol? Eh, maraming antioxidants ng tsokolate. Maraming health benefits. Isa pa, nakagandaan ang mood.
Try mo kumain para maging maganda na may mood mo. Yung dark chocolates, oo, healthy siya. Pero ito, nakikita mo ba to? Mataas to sa sugar content. Bakit? Takot ka bang tumaba? Eh, mababurn mo naman yan eh, kasi kasama sa daily routine mo ang exercise. Anong klaseng mindset yan? Diyan ka na nga. Uy, yung chocolate, magdala mo yan. Akin na to, pamimigay ko to. Thank you po, coach. Wala na po kami. Sunod na ako. Coach Jenna, please, kumain ka na magturo sa gym ko. Alam mo, tama ka eh. Kung sa akin lang, eh, gusto ko lang mapapayat yung mga kliyente namin eh. Pero hindi ako naging concerned sa pagtuturo sa kanila mag-shift into na healthy na pagkain para maging mas healthy yung lifestyle nila. Kawawa sila kung walang instructor na tulad mo sa gym ko. Kailangan ka nila. Kaya please, tanggapin mo na yung proposal ko. Please, I tried. Sandali. Sige na. Pumapayag na ako. Lilipat na ako sa gym. Talaga? Welcome to the team. Salamat, salamat, Coach. Thank you talaga. Thank you. Coach Jenna, mabuti naman, na-enjoy mo yung pag-workout dito, no? Eh, ayoko kasi masayang yung pa-free membership mo sa mga instructors dito. Pero alam mo, may offer pa ako sa'yo na hindi mo pa kina-claim, ha? Pwedeng-pwede mo na i-claim anytime. Ano yun? Signing bonus na romantic date. With me. Coach naman eh. Hindi kasi ako basta-basta nakikipag-date. Ano bang kailangan gawin para mapapayag kita na may pag-date sa amin? 3. Oh, nga pala, yung date natin, kailan yung date natin? Ha? Anong date? Date? Yung date natin, di ba? Sabi mo? Eh, hindi naman ako pumayag sa price eh. Pero congrats ah. At least kahit matigas yung katawan mo, nagawa mo pa rin yung challenge. Pero better luck next time sa pagpapayag sa akin sa date. Ano? Oh, diyan ka na, sasayaw pa ako. Saan nang tayo, di ba? Love. Energy! Yan, oh. Hello, coach. Wala kang client? Wala. Nag-cancel, eh. Ah, no. Buti na lang, ha? Kasi, panigurado, sa kanya ibubuntong yung asar mo na. Alam mo, hindi ko maintindihan yan si Jenna. Sa ibang babae, sigurado ako mga flatter yun. Pero siya parang wala siyang reaction. Actually, duda rin ako dyan kay Jen. Talaga? Alam mo, ganyan talaga yung ano, mga babae. Marunong mag-set ng standards. Marunong mag-isip. Teka lang, ikaw best friend kita? Dapat ako yung kinakapiyan mo, parang nilalaglag mo ako ah. Spend mo ako nga. Pero Coach Jim ha, Coach Jim, real talk lang tayo dito. Sige nga, sige nga. Kailan lang ba kayo nagkakilala? At sa tingin mo, ano pa lang ba yung alam niya sa'yo? Alam niya sa akin, hindi. Eto, may gym ako dito, may business ako. Yun, ano ba bang dapat niya malaman? Problema para sa ibang mga girls, hindi yan enough. Para mapapayag mo sila sa isang date man lang.
Alam mo ba kung ano pa yung problema? Tingin ko. Ha? Ano? Na-auto-reject kaya ata, coach. Kaya ito, ito, Coach Jim, ha? Capital M-O-N. Move on na! Ano ba? Ha? Tingnan mo, oh. Be happy na lang, oh. Daming nag-member sa atin ngayon. Alam mo, hindi. Sigurado ako, may dahilan kung bakit hindi tumatalab yung mga moves ko dyan kay Jenna, eh. Kailangan ko malaman yun. Sigurado ako malalaman ko yun. Okay. Hindi. Hindi pa enough yung ginagawa ko. Para wala namang epekto sa kanya, eh. Kailangan pang may mahanap akong paraan para mapabagsak ko yung business ni Jim. Yun naman yung dahilan kung bakit tinanggap ko tong trabaho na to, eh. Para finally, makapaghiganti na din ako sa kanya. Ha? Coach, ulitin mo nga. Eh, parang di ako makapaniwala dito, eh. Oh, ba't ako? Personal trainer mo ako dito, eh. Saan di ba sabi mo, walang mat sa trabaho ko? Ganun. Ano ba nangyari? Madami yung nagsisign up ngayong buwan, pero bakit nang short pa rin tayo? Ah, sigurado ka? Tingin nga. Sigurado ba to? Ha? Hindi aabot sa renta yung kinita natin this month? Hindi ko alam. Kapag nagpo-promo kasi tayo, magpo-promo rin yung katapat natin. Mas mababa pa nga yung mga rates na binibigay nila, eh. Dito lang natin sila maungusan. Wait lang. Wait. Yun! Nen? Ang sagot sa problema natin, corporate account. Sa isang kontrata, magkakaroon agad tayo ng 100 na members. Talaga? Oo! Oh, ito! Ano? Ito, timo. Pero, ano? Merong humihingi sa atin ng proposal para sa wellness program. Ayos yan. O, para sa kumpanya nila. Baka ito na yung chance para masave natin yung gym natin. Sige, sige. Subukan natin to. Ba? Ano kaya kung mag-offer tayo ng 60% dun sa first 50 employees na mag-enroll, no? Tama. Ganda, ganda yan. Maganda yan, coach. Sorry, ah. Kumuha lang ako ng tubig. Baka na-disorbo ko kayo. Ano ka ba, Coach Jenna? Kahit kailan, hindi ka magiging istorbo, okay? Sige na. Babalik na ako doon. Oh, dito na tayo. Tapos tayo dito. Oh. Ang yakap ka pa eh. Ito atin. Tunahin mo natin yung problema natin, okay, ha? Okay, sige. Oh, yan na. Ito pala. Sige. Yes. Yes. Konting panahon na lang. Makukuha ko na siya. Hello po, Coach Marites. Hi, Coach Jenna. Kung iniisip mo na sinusubukan kong makinig sa phone call mo, eh, tama ka. So, sino ba yung kausap mo kanina? May iba ako. Iba? Anong iba? Oo. Ibang trabaho. Ah. Eh, paggabi, online tutor ako, kaya tinawagan ko yung coordinator ko nang hihingi ako ng extra load. Eh, kung kulang pala yung kinikita mo dito sa gym ko, hindi sana sinabi mo sa akin. Pwede naman kitang pahiramin kung kailangan mo talaga ng... Wag na. Nagawan ko na ng paraan. Galing mo naman, Coach Jenna. Eh, maaga kong pinaretar si Mama. Kaya, kailangan ko tong panindigan kasi no choice ako. Ah, I see. So, close ka pala sa Mama mo? Oo. Nag-isa niya akong pinalaki. So, paano hindi kami magiging close? Ako naman, lolo ko yung nagpalaki sa akin. Sobrang solid din namin nun kasi sobrang dami na namin pagsubok sa buhay na pinagdaanan. Di nga. Eh, ang rich kid ka eh. Uy, hindi ah. Oh, may lolo ko, apat na beses na yung nalugi sa negosyo. Eh, dahil ako, ma-pride lang ako, nung walang-wala kami, ayoko ipalata. Kaya nagbida-bidaan ako sa school. Naging bully ako. Sino naman yung mga binubully mo? Yung mga mas mahirap sa'yo, no?
Oo, ganun. Yung mga nag-avail ng financial assistance sa school, ganun. Loner, outsider. Basta lahat ng mas mahina sa akin. Pero alam mo, Coach Jenna, hindi naman ako proud dun eh. So, nagsisisi ka na sa mga ginawa mo nung high school? Oo, sobra. Teka, nabanggit ka ba na nung high school ako naging bully? Oo, kaya kakasabi mo lang high school. Si Coach Jim talaga, matanda na kasi. Talaga? Sinabi ko yun? Oo. Coach Dwight, pwede ba makisingin yung saglit? Oo. Oh. Titingnan lang ako. Bakit? May problema, Coach Jim? Ha? Ngayon, naalam ko eh. Jinbiek? So, totoo nga. Totoo nga. Ikaw pala yung ex-classmate ko. Oo. Ako yung dating classmate mo na palagi mong binubuli dahil mataba ako. Masaya ka na? Oh. Good for you. You're looking good, no? Hindi halata sa'yo na sinisira mo ko pa ilalim. Kaya naman pala hindi kami manalo sa kalaban namin eh. May nagli-leak na strategies ng Jim's Gym. Aaminin ko. Kinuha ko yung offer mo kasi gusto kitang pabagsakin. Gusto ko itong pabagsakin yung negosyo mo. Pero nakita ko naman nagbago ka eh. Tsaka, hindi ko din kaya manila ng tao. And you expect me to believe that, ha? Genevieve? Jenna? Or whatever, hindi ko alam kung anong tatawag ko sa'yo. Alam mo, manluloko ka eh. Manluloko ka! Kapag nagsara tong gym ko, at mawala na pagkakakitaan yung mga nakasama mo sa trabaho, sana patalugin ka ng konsensya mo! Oo nga pala. You're fired. Ay, ang tagal din ang pinagsamahan natin, ha? Ang dahil sa inyo, guys, lumevel up yung pagiging babe magnet ko. Sayang kung kailan ready na sana akong mag-commit eh. Eh wala eh. Alam niyo na yung nangyari, di ba? Pero anyway, guys, maraming salamat sa lahat ng memories na pinagsamahan natin. Totoo. Totoo hindi ko kayo makakalimutan. Cheers! Cheers sa inyo lahat, guys! Maraming salamat. Oh. Thank you. Walang ibibentang equipment kasi hindi magsasara ang gym's gym. Coach Dwight, ako ba? Tanggapin na natin. Alam naman natin yung sitwasyon ng gym natin. Kaya nga pinuntahan ko yung kumpanya na nag-solicit para dun sa proposal ng group package nila. Mm. And guess what? Tayo ang kinuha para dun sa group package nila! Oo! Teka, paano nangyari yun? Eh, di ba inililip ni Jenna yung mga strategies ng gym natin dyan sa katapat natin? Dapat sila yung nanalo sa bidding. Alam mo, actually, si Jenna talaga yung nag-convince sa kanila na sa gym's gym sila kumuha ng account. Saka pupunta? Diyan na naman sa kakompetensya namin? Kailangan ko kasi ng trabaho. Nagbabakasakali ako baka tanggapin nila ako ulit. Huwag ka na dyan. Doon ka na lang ulit sa amin. Doon, di mo na kailangan makiusap. Babalik ko yung slots mo. No questions asked.
Coach Jenna, alam ko na yung totoo. Alam ko na na ikaw yung nagsalba sa Jim's gym. Bakit mo ginawa yun? Kasi hindi naman ako masamang tao. Oo, gusto ko tang gantihan kasi pinuli mo ako nung high school. Pero na-realize ko na maraming madadamay. Kaya wag na lang. Bibali na lang. Oo, natulungan na kita ha. Quits na tayo. Yun lang ba talaga yung dahilan? Naawa ka kasi maraming mawawalan ng trabaho. O baka naman kaka-feelings ka na para sa akin. Kasi ako, ganun ako sa'yo eh. Kaka-feelings na ako para sa'yo. Anong feelings-feelings na naman pinagsasabi mo, ha? Yung feelings na na-fall ka na sa'kin pero yung totoo lang. Naghahanap ka lang ng tsansa para gantihan ako? Ano ba yan? Eh, dami-dami mo naman sinabi. One date, yun lang naman yung gusto ko galing sa'yo eh. Kailangan mo ibigay sa'kin yun. You owe me. Ah, teka lang. Bakit? Dalawa naman tayo may kasalanan ah. O kaya nga, kaya mas kailangan nating mag-date para mapatawad na natin yung isa't isa. Nang sabay. So ano? Do we have a deal? Sige na nga. Deal. Akala ko ba puntahan to ng mga sawi? Ano to? Ako lang ba yung sawi sa mundo, ha? Di naman kasya. Tapos? Ano naman to? Gulo-gulo naman. Ito mga intindihan. Hello po. Okay lang bang humingi ng tulong sa pag-assemble ng tent ko? Hazel! Hmm? Kumain ka ba ng Korean noodles? Ikaw, ba't ka ba nandito? Para makalimot. Hindi ko maintindihan kung bakit pinapatulan niyo yung thought na yan eh. So bakit nga? Bakit ka nandito? Bakit ka mag-isa? Para makahanap ng mga kasama.